Magandang gabi sa inyo mga ka-hunter, mga antingera-antingero, mga taga-subaybay sa aking video, mapagpalang gabi sa inyong lahat. Shoutout pala sa mga OFW nating mga kaibigan. Shoutout sa inyong lahat, mag-ingat kayo lahat dyan sa ibang bansa. Laging manalangin at pagpalain kayo ng Diyos Ama. Bago natin umpisa ng video mga kamutya, ay magpapasalamat muna ako at magsishoutout sa mga taga-subaybay at sa mga nagsubscribe sa aking YouTube channel. Magsishoutout ako kay Christopher Abanyo, Milky Way, Saldo Corpus, Neil Jan Abundo, Salve Pada, Dolondra Pogi, Sebalos, Debina Revilla, Melkian Lamoste, Mirasol Gaming, Enrique Arigo, Onins Bileo, Akiro Mamuto, Psycho CODM, shoutout. Mary Villamor, Sunshine Villamor, shoutout. Renier Gubi, shoutout. Ariel Alcantara, shoutout. Jesus Aplacador, shoutout. Shoutout sa bago nating subscriber na si Richardson, Jury Pabon, Michael Aplido, Aida D, shoutout. Charlie Carreras, shoutout. Lisa Enaldi, vlog, shoutout. Nathan Atan, shoutout. Nunyan TV, mix vlog, shoutout. Magic Hands, shoutout. Randy Magbago, Roselia, shoutout. Bugnoy, shoutout. Jezebel Prado, shoutout. Commander Bato, shoutout. Alias Lagalag, shoutout. Pander Vlog, shoutout. Shout out kay Nilo Ando, Amore TV, Evelyn Rosales, shout out. Redemptor Tigol, shout out. Jundi Grapple, shout out. Dos Mucha, shout out. Joe Makatubig, Cinema Blockbuster, shout out. Eric Ermadi, Weweng Singuran, shout out. Ando Black 64, Rufino Castro, Marvin Cadiz, Menard Avenido, shout out. Max Nueva, Agustin Arcega, shout out. Tabs Hunter, The Hunter, shout out. Bro The Hunter, shout out. Geo Movies, shout out. Boat Builders TV, Nenet Reuso, shout out. Ronald Manlapas, Miguel Loveria, shout out. Kuya Balbike, shout out. Love You 1824, shout out. Jennifer Gonzalez Vlog, shout out. Wilson Porsona, Prey Delgado, Ayangku, Chillax Travel and Music, shout out. Robert Dador, shout out. Nelson Villarta, shout out. Jean Paul Obligar, shout out. Tony Pojeda, Batong Buhay, shout out. Joyce Maharlika, shout out. Juby Hunter, Pepito Abingona, shout out. Leo Dapat, Sherani Pata, shout out. Galvan Jet, shout out. Amalia Batacandalo, shout out. Nato Ibo, shout out. Andro Black 64, Moreno, taga Saudi, kaibigan natin, shout out. Noli Bellarmino, shout out. Mips Chikay, shout out. Amberly Alumat, Bro Joseph, shout out. Batong Buhay TV Mix Vlog, shout out. Christopher Abanyo, shout out. RB Mangilat, Arcangel Guardian TV, shout out. Bobby Labrador, Bong Villanueva, ARC Rapid Fire, shout out. Tapat, shout out.
Anthony Badiana, Clifford Pogonia, Mapagpalang Araw TV Vlog, Amjad Imam, shout out Iglesia del Espiritu Santo, shout out Shane and Son, shout out Roger, shout out sa kaibigan natin na si ano, Commander Bato, kaibigan ko sa spiritual, si Commander Bato. Shout out sa iyo, bro. Mapagpalang araw at mapagpalang gabi sa mga taga Malaysia, mga solid supporter ko at sa ibang mga OFW natin. Shout out sa inyong lahat. May sasagutin ko lang yung tanong ni Buknoy, isang subscriber at isang tagapagsubaybay sa aking video. Ipapaliwanag ko lang ang kanyang tanong. Paano daw kung may mangyari sa kanya o masaksak siya sa kanyang sa labas? Tapos, kung gagamitin natin yung mutya natin ay mag-oorasyon pa daw tayo. Kung sa komplikadong sitwasyon, nang ibig niyang sabihin kung sa kagipitan ay mag-oorasyon pa ba daw, gagamitin pa ba daw yung orasyon, oras na ng kagipitan. Baka siguro ang ibig niya sabihin baka maaksidente siya o maaring may mangyari sa kanyang masama. Baka mahuli yung ang ibig niya sabihin baka mahuli yung pag-orasyon ay masaksak na siya. Ang sagot ko sa iyo, Buknoy, ay kaya nga manalangin tayo araw-araw. Bago tayo umalis ng bahay ay manalangin na tayo. At kung may trabaho ka man, pag alis mo, manalangin ka na, at sa pag-uwi mo naman, pwede ka rin manalangin bago ka umalis sa trabaho. Kaya nga araw-araw tayo manalangin para iwas tayo sa kapahamakan o sa aksidente. Ang kailangan lang dyan, Buknoy, ay magtiwala lang tayo sa Diyos Amang mahilika sa atin. At magtiwala tayo sa ating gamit. Yun lang advice ko sa iyo, manalangin ka na bag umalis ka ng bahay. Advice ko lang na pag alis mo ng pintuan ng bahay mo o pagbaba mo na hagdanan ng bahay mo ay manalangin ka na sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Sapagkat siya ang poder, siya ang bakod ng orasyon. Ang orasyon ay manalangin, ipanalangin natin araw-araw. Sa tuwing tayo'y umaalis ng bahay, tapikin mo lang yung gamit mo. Manalangin ka sa Diyos Ama at tatapikin mo lang yung gamit mo. Sabihin mo lang, kaibigan, kapatid, aalis tayo. Samahan mo ako sa aking paglalakbay. Bantayan mo ako sa likod, sa harap, at sa tagiliran. Ayun lang yung payo ko sa iyo. Tsaka mga kamutya, may nagtatanong din sa akin na kailangan pa ba daw ng orasyon ang isang gamit? Kung ito ay isang legit. Tama nga po yun, kung legit yung mutya natin ay gumagalaw yan ng kusa. Kahit hindi natin dadasalin ay gumagana yan. Sapagkat, kaya nga sabi mo po,
ay legit yan, yung mutya. Pero, galing pa rin sa Diyos Amang Maylika ang gamit na yan. Siya pa rin ang punot dulo ng kapangyarihan ng isang gamit o ng isang mutya. Kaya karapat-dapat lang tayo magpasalamat sa Kanya at umingi sa Kanya ng gabay at manalangin tayo para lalong dumagdag ang porsa ng ating mutya or agimat at ito'y magiging isang kalasag natin sa tuwing tayo'y makakaengkwentro ng kalaban natin or sa kapamakan, sa aksidente o sa anumang sakuna na parating. Pati kagaya lang din niya ng ang tao ay kumakain ng kanin. Kumakain ng tao ng kanin. Tayo din ay mga tao ay kumakain tayo ng kanin. So pag hindi tayo kumain ay gutom tayo. Pero yung espiritu natin na sa loob ng katawan ay kumakain yan, mga kamutya, mga kahanter, ng dasal. Dasal ng Diyos Ama. Kinakain natin yan. Pinapakain natin yung espiritu natin ng dasal papunta sa Diyos Amang Maylika sa atin, sa nagbigay sa atin ng katawan at espiritu natin. So tayo mga tao ay isa lamang tayong material. Kaya kailangan natin kumain ng kanin. Sapagkat magugutom tayo pag hindi tayo kumain, sapagkat material ang ating pangangatawan. Ngunit ang espiritu ay hindi kumakain ng kanin. Kaya yan, ang mga espiritu ay kumakain niya ng panalangin sa Diyos Ama. Para lalong lumakas yung espiritu natin at espiritual na paniniwala o espiritual na karunungan natin ay lumago pa. Kaya mga kamutya, mas mainam na palakasin natin ang ating espiritu kaysa sa ating katawang lupa, sapagkat itong katawang lupa natin ay isang material na kumukupas lamang at hindi ito habang buhay na mananatili. Subalit ang ating espiritu ay walang kamatayan at walang hanggan. Kaya mainam na palakasin natin ang espiritu natin sa ating katawan, sapagkat yan ay walang katapusan. At ang Diyos Ama lang ang may alam kung ano yung ginagawa natin dito sa lupa. Kaya kung may hindi tayong nasabi, hindi natin pinagtapat ang ating ginawa sa Diyos Ama, at kung hindi tayo manalangin ay nararamdaman natin na humihina ang ating espiritu, sapagkat nagkulang tayo sa pananalig at pananampalataya. Iyon ay base lamang sa aking kalaman at iba-iba kasi yung paniniwala ng mga antingero at antingera. Iba-iba kasi yung kaalaman at paniniwala. Ayun ay tungkol lang sa aking karanasan at sa aking kaalaman. Kaya sinishare ko lang sa inyo, mga kamutya, para lumago din ang inyong kaalaman at lalago pa ang inyong nalalaman tungkol sa lihim ng karunungan. Yun ay pinapamahagi ko lamang, mga kamutya, sa inyo. Ang mga medalyo naman o mga gamit natin, isa lamang din yan silang mga material na galing sa inang kalikasan
So, yung nagpapabuhay dyan ay yung orasyon o yung buhay na salita na galing pa rin mismo sa Diyos Ama na ginagamit natin ng Latin, galing sa Hebreo, sa Grego, sa Hebreo, Aramaic, Israel. Yan ang mga gamit natin na buhay na salita na pampabuhay sa mga material na gamit na galing sa kalikasan. Sapagkat malalakas itong mga salita, sapagkat ito ay buhay na salita. Sapagkat dyan na nirahan o dyan na buhay ang ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus ay nandiyan, dyan siya lumaki at dyan siya nabuhay. Dyan siya isinilang ni Mama Mariam. So, napaka makapangyarihan ang salita. Ang lihim na salita o lihim na karunungan, buhay na salita na galing sa Diyom Amang makapangyarihan sa lahat. So, ang sinasabi ng iba, bakit siya na aksidente, may dala siyang gamit? Sabi nga ng nagtatanong sa akin din na, bakit daw na aksidente pa rin kahit may mutya na gamit? So, baka sasabihin niya, peke yung gamit na hawak niya, kaya siya napahamak o na aksidente. Ang katotohanan dyan mga kamutya, kahit hawak mo yung mutya, ito ay mawawala ng bisa pag sinupak mo. Kumbaga sa Tagalog pa ay pag yung nagawa mo bawal o kasalanan ay nagawa mo, yung gamit mo ay hina at mawawala yan ng bisa. So, ang gagawin mo mga kamutya, advice ko lang pag nagkasala tayo ay bumalik loob agad tayo sa Diyos Amang may lika sa atin at humingi ng kapatawaran sa ating ginawa. Huwag na natin patagalin pa at huwag natin paabutan pa ng buwan o ilang araw. Kailangan kung nagkamali o nagkasala tayo, aminin natin at sabihin natin sa Diyos Ama. Kailangan natin ipagtapat sa Kanya na tayo'y nagkasala at tayo'y nagkamali upang tayo'y mapakinggan. At ang ating gamit naman ay bumalik ang kanyang bisa at ito'y babalik ang kanyang bertudes. So, yun lang ang payo ko mga kamutya. So, yun ay hindi ko kinukontra yung ibang mga kantingero sapagkat ibinabahagi ko lang ang aking kalaman o sa aking natutunan, sa aking mga ninuno. So, yun lang mga kamutya. At may ipapakita pala ako sa inyo mga kamutya na gamit mutya na ito mga kamutya. Bahala na kayo kung gusto nyo mag-order mga kamutya o kung gusto nyo kumuha ay mag-message lang kayo sa akin messenger. Yan mga kamutya yung lison ng langka. Ito may butas na. Kinain na siguro ito ng kanto. Yan, nabawasan na siya. Mutya po ng langka. Yan mga kamutya, isa ding mutya po ng langka. Ako mismo yung nagkalap nito mga kamutya at naghunting mga kamutya. Personal ko po itong inanting.
Ayan mga kamatsa. Apat na piraso na mutsyapo ng langka. Itong ito po ay personal na inanting ko sa bundok mga kamutsa. Ayan. Ito, matagal na ito mga kamutsa. Ipinapakita ko lang sa inyo. Yung mutsya po ng kamanse mga kamutsa. Ayan. Old stock na po ito. Eh, kung gusto nyo po, ito po ay pinamamahagi ko at kung sino may gusto ay mag-PM lang po kayo sa aking messenger. Ang aking FB account po ay Choy Kamandag. Ayan. Ito po, isang uri po ng buto din. Ayan. Ayan, nabawasan na. Parang ano to mga kamutsa. Isang ano. Isang tapyas ng ano, ng bunga ng ano, ng... Yan. Parang tapyas na bunga ng chiko. Yan. Isang uri ng buto. Ito mga kamutsa, buto po ng uliso po ng ano, ng sampalok po na naging bato. Ayan. Ayan mga kamutsa. Liso po ng sampalok na naging bato. Yan po, buto po na itim. Galing po ito sa puno. Buto na itim na para siyang asero. Bato na po siya mga kamutsa. Yan. Itong mga buto po ng langka ay panggayuma po ito sa customer para balik-balikan po kayo ng customer nyo. Pangpaswerte ito sa negosyo. Panggayuma din ito sa mga tao na para balik-balikan kayo at humahatak din ito ng customer sapagkat alam naman natin yung mutsya po ng langka ay mabango at mabisang gamit pag negosyo na yung pinag-uusapan. Humahatak siya ng customer. Yan, yung liso ng ano po, ng sampalok ay isa ding pangpaswerte po yan sa negosyo sapagkat alam naman natin ang sampalok po pag umihinog ay tumatamis din yan. Yan. Ito po may isang ano po mga kamutsa, isang sapatos. Yan. Isang sapatos po mga kamutsa ng duwende yan. Sapatos ng duwende. Yan po yung wangis. Yan po ang wangis niya mga kamutsa. Yan.
sapatos po ng duwende. Yun, may bago tayo nakalap mga kamutya na libon na kabibi. Iba po siya mga kamutya, libon na, sapagkat mga kamutya, siya ay wala ng shell. Parang nawala na yung shell mga kamutya. Yan. Kung pagmamasdan nyo, wala na siyang shell. Yan, puro bato na siya mga kamutya. Yan. Wala na siyang shell. Halos bato na lahat yung katawan niya. Yan. Kita nyo naman, wala nang shell yan mga kamutya. Halos bato na lahat yung katawan niya. Isang piraso bagong nakalap ko mga kamutya. Marami akong shell dyan, pero yung iba ay pinamahagi ko na. Ito bagong nakalap ko mga kamutya nung pag-hunting ko. Yan yung mga mga buto na asero. Yan. Matigas yan at matibay mga kamutya. Yan. Hindi basta-basta yan madudurog mga kamutya. Kahit pa pilitin mo man yan, hindi yan madudurog. Ito'y mainam gamitin mga kamutya. Yung mga buto na ito. Sa pangkabal, liwas bala, at pangkunat sa balat. Ayun po ay, ayun po sa akin kaalaman. Hindi ko po binabase at hindi ko po kinukumpara sa ibang antingero sapagkat ito ay para sa akin lamang mga kamutya. Iba-iba kasi yung paniniwala ng mga antingero-antingera. Masasabi ko ito ay pangkabal, pangkunat at pangliwas bala mga kamutya. Pag ito ay dala-dala natin, ilagay natin sa tela, pwede nating ilagay sa bakus natin o sinturon, pwede nating gawing kwintas, ito ay magagamit sa liwas bala. May butas yan mga kamutya, yan o. Pero matibay yan at asero. Magagamit yan sa oras ng kagipitan. Yan ay pangontra din sa kulam, barang, palipad, hangin. Yan. Sapagkat yung balat niya ay makapal at asero nga na buto. Pwedeng lagay sa sinturon. Nagagamit din yan ng mga matatandang antingero. Yan ay subok at mabisa sapagkat tested na yung mga buto ng asero na yan. Yan mga kamutya, meron tayong dito mga kamutya na isang lignum bakal. Makikita nyo mga kamutya, para siyang niyog. Yan. Pero kulay itim siya mga kamutya. Pero mga kamutya, yan. Isa na siyang mga kamutya bato na. Kung pakikinggan nyo yung tunog niya ay isa ng magiging bato na siya mga kamutya. Yan. Solid na solid yung tunog niya mga kamutya. Yan po. Yung itim-itim na yan. Yan. Yan ay isang lignum bakal sapagkat nagiging bato na yung kahoy. So ito mga kamutya, meron tayong nagdikita na bato mga kamutya. Yan. Cross. Kahoy na nagdikitan. At meron tayong lagpasan na cross din. Yan.
Ito yung cross na lagpasan, mga kamutsa. Ito. Parang ito yung tumukod sa kanya. Ganyan, mga kamutsa. Tingnan niyo po. Tinukuran siya nito, mga kamutsa. Ito, tinukuran siya sa likod para hindi siya matumba. Ayan. Parang inalalayan siya nito, isa. Ito yung lagpasan na sanga. Ayan, ugat. Ugat ito, mga kamutsa, ng balete. Ayan. Lumagpas siya na cross na mayroong nakabakod sa kanya sa likod. Ayan. Ito. Dikita na nagdikitan sila. Tapos pagdating dito, nagdikitan din sila. Ayan. Klaro nyo naman, mga kamutsa, yan. Parang ayan. Nagdikitan, tapos may butas sa gitna. Ayan. Pwede itong gamitin sa araw-araw na pamumuhay natin. Para lahat ng problema or pagsubok ay lalagpas lang. Ayan. Yung mga masamang mga energy, kumbaga yung stress natin ay mabilis mawala at mabilis palampasan lahat ng pagsubok. Yung cross naman, mga kamutsa, ay pwede natin tong gamitin pangkabal, pangontra sa kulam, barang sa masamang elemento, palipat hangin, pangkabal din ito, mga kamutsa, at panglis ng bala. Pag ito yung daladala natin, mga kamutsa, sapagkat ito ay simbolo ng ating Diyos Anak na si Panginoong Esum. Yan naman, mga kamutsa, ay sumbalik. Yan. Sumbalik yan sapagkat bumabalik siya pataas, mga kamutsa. Yan. Bumaba siya at ito po yung sanga, mga kamutsa. Bumaba siya at ito po yung dulo. Bumaba siya at umakyat ulit. Yung panumbalik, mga kamutsa. Kung ano yung tinira sa atin ng magkukulam ng babarang ay bumabalik sa kanila. At pwede rin ito magamitin, mga kamutsa. Pag tinira ka ng baril ay yung bala ay bumabalik. Pag marunong po tayo sa kung paano gamitin itong sumbalik na kahoy. Yung sumpa ay bumabalik. At kung ano yung pangontra to sa palipat hangin. Panumbalik din ito sa customer na nawawala. Nawala sa'yo. Depende po sa mga tingero. Sapagkat ayon, yun po ayon sa aking kaalaman. At hindi po ako, hindi ko kinukontra yung paniniwala ng ibang tingero, tingera. Ito po ay pwedeng gamitin pag tinira ka ng baril o kahit ano ay babalik sa kanila. Yung baril naman ay pag tinira ka nito ng bala ay yung bala ay hindi naman babalik doon sa kalaban mo kung sino yung tumira sa'yo. Parang yung bala ay lilihis lang ng daan at bumabaliktad ang bala. Ibig sabihin, hindi ka matatamaan sapagkat bumabalik ang bala. Ayun ay, kung malakas yung pananiwala mo sa Diyos Ama at sa gamit mo, kailangan palakasin mo yung spiritual na espiritu mo sa loob ng katawan mo. At sapagkat importante yung espiritu ng katawan mo,
kesa sa katawang lupa. Yung katawan kasi natin, isa lamang material yan. Maganda yung palakasin natin yung espiritu natin na nasa katawan natin. Sapagkat ang katawan, espiritu natin ay walang, hindi yan namamatay. Sapagkat nanatiling buhay yan, kahit mawala yung katawan natin, buhay pa rin yung espiritu natin. Ngunit, para hindi mahina yung espiritu mo, kailangan mo pakainin ng panalangin na nanggaling sa Diyos Ama. Makapangyarihan sa lahat. Yan. Magdasal po tayo sa pamamagitan ng espiritual. Sapagkat ang Diyos natin ay espiritu. Siya hindi nakikita. Makapangyarihan sa lahat. Siya yung pinakadakila. At siya, sa kanya, dahil sa kanya ay nabubuhay tayo dito sa lupa. Siya ay walang hanggan. Siya ay perpekto at walang bahid na anumang pagkakasala sapagkat siya yung Diyos ng sanlibutan. Siya yung tagapagligtas sa atin. Nagbibigay sa atin ng gabay at nagbibigay sa atin ng kaalaman. Binibigay niya ang ating kalakasan. At ang lahat ng kapangyarihan ay nanggagaling sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. So yun lang ang masishare ko sa inyo mga kamutsa. Mapagpalang gabi at ingat po tayong lahat.